Aga-aga si Yuma Man, tinatakot ako. Si Prisha mula sa Tiga Station, dun siya natulog sa likuran, ako sa harapan. Nakita daw niya na meron akong katabing babae dito. Seryoso ba yun, bro? Seryoso. Kasi nakikita mo sa bintana mo? Oo, nakita ko. Sabi ko, bakit ganun? Aga. Watod, si Warang. Alas dos na madaling araw. Kakain muna tayo. Sobrang lamig dito. Mas matindi pa sa mga lamig na din na pinagdaanan namin dito. And welcome back to another Van Life episode. Umalis kami ng alas 8 ng gabi sa Bulacan. Hating gabi ay narating namin ang Dalton Pass. Dunudos ka kape? Aroskaldo. Ako magdunoodles ako. Welcome dito sa Scenery Cafe, restaurant na pwede niyong hintuan sa tuktok ng Dalton Pass. Nagsiserve din sila dito ng mga maiinit panlaban sa napakalamig na klima. Ang kinayunik ng restaurant na ito ay pwede kang magluto ng Korean noodles. Cook it yourself. Pagkatapos kumain, ay dinerecho na agad namin ang Bambang Nueva Vizcaya. Kailangan na naming umidlip. Napakagandang gising mula dito sa Bambang Nueva Vizcaya. Tatlong oras lang natulog, eh napakalalim na. Lamig. Sobrang lamig talaga. January, February, ito yung buwan na talagang kasagsagan o talaga nasa peak talaga ng kalamigan. Hindi lang dito sa Nueva Vizcaya. Sa tulog mo? Tuloy na tayo? Konti lang naman ah. Ako mauna. Convoy lang kami dito. Konti na lang, ipupush namin. Makakarating na sana kami ng Solano. Kaso talagang autopilot na ako eh. Tsaka si Yuma Man eh talagang hindi na kinakaya. So sabi ko, hinto tayo. Itulog natin kasi pilitin natin makarating tayo. At mahirap na. Nasulipad na naman natin ang nagagandang kabundukan ng Nueva Vizcaya. Ipin mo, masakit pa, hindi na. Tumalab yung Advil sa'yo, bro. Parang hindi tumalab, kuya. Parang may dynamic yung tumatalab sa akin pag gaganan eh. Nagugutom ko na. Gusto mo mag-breakfast muna tayo sa mga karinderya. Kahit ano lang, light lang. At hindi ko eh. Ito. At dahil nga sa'yo, mami na nag-drive kay Watod, siya palagi ang napagkakamalang si Boy first time. Shout out sa iyo, sir. It's a prank. We're back. Aga-aga si Yuma Man, tinatakot ako. Si Prisha mula sa Tiga Station, dun siya natulog sa likuran. Ako sa harapan. Nakita daw niya na meron akong katabing
babae dito. Seryoso ba yun, bro? Seryoso. Kaya nagulat ako nung dito siya bumaba. Inisip ko kung kasya ba siya dito dumaan. Yung dito sa may butas dyan. Kasi nakikita mo sa bintana mo? Oo, nakita ko. Kaya sabi ko, pag ganun dumaba si ate. Ang agang kababalagan. Anong, hindi naman niya kamukha. Nakita ko lang may babae kang kasakay dyan. Pero hindi mo matukoy ko siya yun. Basta babae. Kaya hindi ko rin pinansin. Nagulat ka lang nung dumaan siya sa likuran? Oo. Aga. Welcome back to Nueva Vizcaya. Kumain tayo. Grabe. Sot ng umaga. Tara na nga. Back to province life, bro. Ano na yung sa mata mo? Allergy ko eh. Humuhupa na nga eh. Naging Chinese ka. Naging Chinese na eh. Konnichiwa. Konnichiwa. Annyeong. Annyeong. Chinese Korean pala yun. Babae ka kuwat. Ugaling babae. Lalaki yan pero ugaling babae. Siloso. Ayaw ng ano, hindi nabibigyan ng attention yan si Tuwat. Unang araw ng ating pagbabalik dito sa Nueva Vizcaya. Masaya kami. Masaya ko. We're back. Matotono mo to, bro? Palagi kasi YouTube ba? YouTube na lang. Meron akong tuner dun eh. Hindi ko nadala. Ukulele ni Hannah. Di ba meron ako nabili sa Ifugao na tribal drum? Maitono lang to ni Yuma Men. Magkakantahan tayo dito sa mga ano natin. Magko-concert tayo dito sa sino kaya ang ano natin, no? Manonood sa concert natin. Yung mga mga tropa natin diyan. Mga tropa natin sa paligid-ligid. Oo. Yung mga habak na ano, malaking sigarilyo nasa puno. Tsaka yung mga hindi nakalutang, hindi nakapasahid yung paa sa lupa. Ay, grabe experience, napakaaga. Pero okay lang. Nung una, natatakot ako. Pero ngayon parang unti-unti ko nang tinatanggap na parang pwede ko bang sabihin na ano talaga, enchanted or enchanted ang Nueva Vizcaya. Enchanted ba ang tawag doon? Yung maraming ano ba tawag doon? Baka mag-aalat yung mga taga Nueva Vizcaya sa bibitawan kong salita. Ay, pag-aanin natin, yung may maraming mga fairies, may mga duwende. Mga ganon. Oo. Pabaitin natin. Yung may mga ano, paano pabaitin yung magtipalang? Di, basta ganon. Yung mga ano, yung mga hindi maipaliwanag na mga bagay-bagay. Feeling ko talaga dito sa, kasi meron akong napagtanungan na isang tao na ganyan daw talaga dito sa Nueva Vizcaya. Ganyan talaga ka-aware at ganyan yung paniniwala nila pagdating sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Na which is nakikita ninyo at ako hindi, pero naramdaman ko nung isang araw ay bago pala ako umalis nagparamdam sa akin, pero tanggap ko na. Respeto lang naman ang kailangan natin sa kanila, huwag natin bulag-bugin. Bari-bari apo ganun lang. Saka kaya din siguro maraming ano, marami pang mga ganyan dito ay healthy pa tong lugar nila, hindi pa masyadong crowded ba. Ganun yung andon. Kasi yung sa iba kaya siguro nawawala na masyado dahil marami ng tao rin. Nabubulabog sila. Nabubulabog. Kaya minsan nagagalit sila. Lalo na dinayo tapos iingayan. Diba? Maingay pa naman tayo minsan. Pero ano naman yan? So ngayong araw, ayaw nga pala, naikwento ko. Hindi ko na pala ikikwento. Huwag na. Basta, welcome to Nueva Vizcaya. The enchanting place of Nueva Vizcaya. Hindi man namin lahat na ikikwento. Marami talagang kababalaghang nangyayari dito. Saan ka mapupunta? At saka bago ka gumalaw sa mga, wala ka maligid na sa
magsiga ka, lalo ka ikaw nagkakamping ka. Pagkip silim, mag-ano ka na kaagad ng ano. Tapos, magdala ka ng asenso, mag-ano ka, magigam ng konting asenso yung ano, siga mo. Kasi ang hirap din yung ano eh, yung makapunta ka sa isang lugar, tapos eh, may sumama sa'yo, kaya ikaw yung naanuhan. Bari-bariya po. Hirap din yun. Kasi hindi naman alam ng doktor yung mga gamot na yun, mga gamot siya. Totoo po yung sumasama talaga sa'yo? Oo. Diba, nagluluto ka doon, tapos eh, napaso mo sila. Apo. O, yun. Tsaka yung kumakain ka, tapos di mo sila nabibigyan ng pagkain. Kaya pag ano, kumakain ka sa kampingan, sabi mo, eh, ano, oh, bari, ito po sa inyo, o. Oh. Di baka mamaya, may alay. Oo. Bawat kain mo sa mga, ano, magbigay ka na katkot. Ito po para sa inyo, ganun. Wala mo mawala sa iyo. Nung bata, yan, talaga nang umuwi kami, iyak yan ng iyak. Tapos dinala ko siya sa, ano, sa albularyo, sabi niya, na ano to. Pag uwi mo, tawagan mo ng tawagan ang pangalan mo, ang pangalan niya. Lalaki. Bakit? Lumalaki. Habang nililinis ko, habang ginagamot ko, ano, lalo lumalaki. Nanigal yung kans, ginanong mo. Tatamaan sila. Yun. Si tita, dati hindi naniniwala. Pero sa sobrang dami ng karanasan niya, isa na siya ngayon sa mga nagbibigay ng paalala. Meron akong tanong. Ano? Anong tawag sa walang tirahan o pakalat-kalat na walang tinutuluyan ng mga laman lupa o espiritu? Okay. Hindi. Ano? Barya-barya po. Bakit? Homeless eh. Barya-barya po. Barya-barya po. Ah, barya-barya po. Okay, back to regular programming. Pero yung mga ganong klaseng kwento, hindi ko na palalagpasin yun. Eh, share ko na sa inyo yun simula ngayon. Kasi sa totoo lang, napakadami talaga namin mga experience sa ganyan. 2:15 ng hapon, si Uma Men, hindi ko alam kung nasang lupalop siya ngayon. Malamang nag-enjoy na yun sa kakamotor niya. Back to grind, back to Nueva Vizcaya, back to camping, back to adventures. Maghanap lang ako ng maliliguan ngayong araw na to. Kasi ayoko naman nang i-break yung record ko na umabot ng tatlong araw na hindi ako nakaligo dito dahil sa sobrang lamig. Mamimili lang ako ng mga ilog dito kasi kapag tinipe mo sa phone, sa mapa, ang river, eh lahat nagpupulahan, napakadaming river. So bahala na. Mag-iikot-ikot lang muna ako dito para mabago yung mood ko, mabago yung aura na pinapanood ko kasi napakaseryoso, no? Kababalaghan. Parang Nolly de Castro tayo dito, ah. Magandang gabi, bayan. Naabutan nyo ba yun? Maglulubunan na lang tayo. Wala pa akong kain. Kanina pumunta kami ng palengke para mamili ng mga stocks namin na stocks, akala mo naman napakadami stock na pagkain para hindi naman kami din araw-araw eh pumupunta ng palengke para mamili ng lulutuin namin para sa isang meal lang. May Super 8? Super 11. Mas maraming simili dyan. Lamang mamimili lang kami ng mga ulamin namin stock para hindi na kami lagi namamalengke. Nasa Solano Public Market tayo. Paano yung malalaman kung ano na? Mataba. Ito? Yeah. Oh, ano? Style nga pala namin sa mga ganitong biyahe. Daming bumabati sa atin, ha? Kanina pa. Style nga pala namin kapag bumabiyahe kami ay nag-aambagan kami. Kumbaga, hindi lang isang tao ang sumasagot sa pagkain. Patak-patak. Nag-share kami ng budget namin. Tapos yun yung magiging parang pot money namin para yun yung panggastos namin sa biyahe. At hindi kalayuan ay meron ako nakitang ilog sa mapa na malapit lang. Suntok sa buwan lang to. Kasi hindi naman tayo sigurado kung maliliguan ba ang ilog na nakikita ko sa mapa. Bro, may ilog ba dito? Pwede liguan? Pwede? Ah, sige. Salamat, ha. Meron daw.
na nga ba ang sinasabi ko? Pili ko ito rin yung magat eh. Alayo ng papasukan eh. Teka lang, anong ilog ba? Ah, sa ilalim ng tulay. Okay. Napakaganda naman ang view dito. Lahat ng pangangailangan ng aking napaka-healthy isipan eh nandito. ito. Ayun, sa kabila. Ayun. Alright. Weightless, I am weightless. Underneath your wind, I saw. Dinis naman ang kailugan. Sa kabilang side ng tulay, ay may mga nakikita akong mga nangiisda. Mamaya, makakausap natin sila. Wala na, nagsitalo na yung mga hipons. Pwede es patingin niya po ako. Yan yung mga nahuli nila doon. Yan, nakikita nyo sila ngayon sa drone. Magkakamag-anak po kayo lahat? Lagyan ko ng tubig! Patingin! Kaya rin daw, bakit magkakanap po ka na? Ito yung, anong tawag dito? Alimasag to, di ba? Oo. Alimasag po? Opo. Sir, ano pong pangalan niyo po? Si Clifford po. Dito po ako kami sa Kalyat. Kalyat is lugar po, no? Oo. Rambak, galing Solano. Ako po galing pa ako Solano. Oo, sa secret. Tignan mo na, bago ako maligo, titignan ko muna yung mga huli nila. Hi guys. Hi guys. Kinakain ng hilaw to eh. Yeah, pwede. Pero kasi pressure. Oo nga. Pero wag kawawa. Deserve niyang iluto at ilagay siya ng maayos sa plato. Ito, malaki na ano. Ano po ito? Anong isda po ito? Bunog. Bunog yan. Malaking bunog. Malaki na ito ha? Yeah. Ito po o. Yan talaga, di ba? Bunog. Bunog. Itaboy niyo po ito. Ano tawag dito sa kanila? Isda. Bunog. Bunog naman sa amin. Bunog. Marami. Bunog. Ilagay niyo po yung dalawa. Ayan, ito dalawa. Po. O ano na pong tawag sa kanila? Bunogs! Bunogses! Bunogers! Bunogers Club! Anong luto po ang pwede po dito sa mga bunogers na to? Pwede yung prito, pwede yung sinigang, pangat. Yun, yeah. Mga sinigangers. So ayun po yung inyo ng hapunan mamayang gabi. Yes! Yeah. Yan, shout out po sa pamilya. Ano po ulit kayo? Mag-isa lang, isang pamilya po kayo, di ba? Hindi po. Magkaanak. Kapitbahay. Magkakapitbahay. At least dito may mga kapitbahay dito, may banding, no? Oy, syempre, ano man. Iba yung kapitbahay namin dun, eh. Oh, ano? Bandingan. Ito, joke lang. Ay, yung nagbabag dun sa may ano, sa New Zealand din. Opo, ako po yun. Ah, okay. Yung nagalit, dahil sa basura? Oo. Ayun ako. Nagalit dahil sa basura? Oo. Pero hindi naman ako nagagalit sa New Zealand ah. Nagagalit ako sa mga taong gumawa nun. Nabuyak. Feeling ko nga, nabawasan na yung mga nagkakalat dun, no? Humigpit na po ba dun? Hindi. Medyo na rin po. Medyo. Kasi good. Free na yung doon na pupunta. Free wala nang entran. Ayun lang ang akin dun eh. Libre na nga eh, no? Oh, libre na nga. Magkalapa. Yun nga ang kuha problema. Malamig po, Sopra. Laban natin. Di ba alin na malamig? Huwag lang... Tatlong araw na walang ligo. Sige pa.
usap na mga gano'n, no? Masarap. Aray ko! Malalim pala dito! Okay na ako! Hanggang dito lang! Malalim! Huwag nating isaalang-alang ang ating buhay para sa ikakaganda ng ating vlog. Ay, lulublog na ng mabilisan lang at malamig talaga. Oh my god. Bye-bye! Alam niyo maganda sa katawan yung ganito? Yung bibigliin niyo sa lamig yung katawan ninyo. Hindi yung paunti-unti ah. Yung tipong, kunwari, malamig yung lugar. Ay, iba yung... Aray, malalim yan! Dito lang tayo. Iba yung benepisyo na naglulublob ka sa mainit na tubig. For example, sa mga hot springs. Iba ang benepisyo nun. Kapag nagbabad ka sa tubig na mainit, tinatanggal niya yung mga lamig-lamig sa katawan. Kumbaga, naglulusen up yung mga nanggigigil na mga nerves natin. Pag ikaw naman ay nag-deep sa napakalamig na tubig, hindi ko alam kung anong tamang terminologies para dyan. Pero ang pinakamababaw na alam kong dahil benepisyo ng paglubog ng biglaan sa malamig na tubig is nagpo-produce siya ng something na alalahanin ko ha. Babawan natin, nagpo-produce siya ng biglaang happiness. Yung bigla kang sumasaya, biglang sumasaya yung katawan mo. Mas pasimplihan pa natin. Kapag kayo nanggaling sa labas at napakainit at pumasok kayo sa 7-Eleven na malamig, anong pakiramdam? Yun ang gusto kong explain na hindi ko ma-explain. Basta nagpo-produce yung ating katawan ng mga molecules na yun ay nagpuputukan sa ating mga katawan at nagpo-produce ng happiness. Tapos masaya tayo. Lulublob na ako. Mahaba-haba na sinabi ko. Hindi ko na-explain maayos. Nararamdaman nyo lang yung nararamdaman ko kapag bumubiyahe mag-isang ganito. Napakasarap. Wait lang ha. Patong ko lang dito. Tatapong ko to sa tamang basurahan. Hindi akin to ha. Pinulit ko lang. Alam nyo, alam po maraming nanonood sa akin. Maraming mga first-timer na takot mag-isa. Sinong takot dyan mag-isa? Comment kayo. Bibigyan ko kayo ng tip kung ano ang benepisyo ng pagiging mag-isa. O bumiyahin mag-isa. O mag-move on mag-isa. O piliing mag-isa palagi nang hindi kayo nalulungkot. Akala kasi ng iba, pag sinabing mag-isa o loner, is malungkot. Pero sa totoo, merong isang bagay na meron ang isang nagsosolo o mahilig umalis mag-isa kesa sa may mga kasama. Ano yun? Kapayapaan. Peace of mind, peace of surroundings, kabuuan. Parang ikaw at yung paligid mo lang. Kalikasan at ikaw lang. Ako dati hindi ko rin kayang umalis. Ayoko rin umalis mag-isa. Kasi feeling ko kasi ang lungkot eh. Pero hindi pala. Mas masaya palang umalis nang nag-iisa ka. Oh! Alam ko, nakakatakot ang bumayahe mag-isa. Lalo na hindi naman lahat sa 10 katao ay gugustuhin ang mapag-isa. Malamang sa 10, 2 lang may gusto ng ganun. Mas marami ang sangkatauhan na mas pinipili na maging independent or mag-isa lang. Ako, sa 100%, 40% lang or 30% lang ang kagustuhan ko na meron akong mga kasama. Kung may mga kasama man ako, 2, 3, 4, pwede na. Pero 70% gusto ko laging ganito. Kasi meron akong kapayapaan. Sobrang kalmado
ng puso't isipan ko. Ako lang at ang lugar ang nag-uusap. Si Boy P at ang kaligasan. Huwag niyong iisipin na kapag nag-iisa ka, malungkot ka. Kasi pwede kang maging masaya kahit nag-iisa ka. In general to ha, when it comes to friendship, relationship, sa pagbabiyahe, sa pag-decision making, applicable yan. Hindi yan tungkol lang sa love life, o friendship, o friendship over, mga ganyan. Kakaroon pa nasisiyahan kasi, yan kasi, di ba? Hindi naman sa pagiging selfish yun. Pero, try nyo. Hindi siya nakakatakot kapag nakasanayan nyo. Once na nasimulan nyo ng bumiyahe na mag-isa, mas pinipili nyong madalas, mag-isa lang kayo, na hindi nyo dinedepende sa ibang tao, bawat decision nyo, ikaw lang at ikaw lang, nakakasanayan nyo, magugustuhan nyo. At ganun na palagi ang pipiliin ninyo. Wala kayong magsisihin kapag nagkamali ka, kasi ikaw lang din na may gawa. Iwas tayo sa hindi pagkakaintindihan, makakaiwas tayo sa conflict sa ibang tao kapag hindi ka dependent or kung ikaw ay independent pagdating sa mga decision mo bilang ikaw. Hindi ko kayo pinu-force, pero try nyo para maramdaman nyo kung ano yung merong kapayapaan ng puso't isipan na meron ako. Huwag kayong matatakot na mag-explore mag-isa. Kasi once na napagtagumpayan nyo yun, pwede nyo nang galawan yung dalawa. Pwede ka na may mga kasama, makakausad ka, kahit nag-iisa ka.